Biliran. Region 8. O Eastern Visayas Region. Capital Naval. Founded May 11, 1992. Area 536 square kilometers, making it the fourth smallest province in the Philippines. Population 171,612. Ang kauna-unahan nating Eastern Visayan Province. Inaamin ko, wala akong masyadong alam sa Biliran. At alam ko ilan sa inyo ay ganun din. Kaya magiging exciting to. Ang Biliran ay isang island province. Meaning, wala itong karatig lalawigan. Although, super close sila sa Leyte. Nakulang sa 1 kilometro lang ang pagitan. Nasa kalagitnaan ng 2 probinsya ang Biliran Strait. At nasa timog silangan naman nito ang Coalargo Bay. At sa Marcy naman sa Hilagang Silangan. Parte ang lahat ng ito ng Greater Visayan Sea. Kung mapapansin nyo, di naman lonely island ang Biliran. Dahil parte din nito ang isla ng Maripipi sa may bandang Hilagang Kanluran. Ang 2 islang ito ay kabilang sa uri na tinatawag na high o volcanic islands. Dahil nabuo ang mga ito sa volcanic eruption. Nahati sa 8 munisipalidad ang lalawigan. Walang syudad dito, although noong 2020 lang ay pinupush na ang kabisera na Naval. Ito rin ang pinakamalaking bayan ng Biliran, both in terms of land area and population. At parte din ito ang Higatangan Island. Ang bayan naman ng Maripipi ang complete opposite ng Naval. Dahil ito naman ang pinakamaliit na land area at population ng Biliran. Kumpleto naman ang probinsya ang 3 medalya ng transportasyon. Paisi, syempre meron dito mga ports at docking sites sa Naval, sa Kawayan, at sa bayan ng Biliran. Sa bayan din ng Biliran matatagpuan ang nag-iisang airport ng probinsya. At tanging sa Cebu lang makakahanap ng flights papunta dito sa pamamagitan ng Air Juan. At since sobrang lapit nga nila sa Leyte at mahilig sa tulay ang mga taga Region 8, eh pwedeng-pwede mong tawirin ang magkabilang isla na to dahil pinagkonekta nila ang Leyte-Leyte at Biliran-Biliran. Seryoso. Dalawa ang theory kung saan nagmula ang pangalang Biliran. Ang isa ay galing daw ito sa Boro Biliran na isang uri ng damo na tumutubo sa isla. At ang isa naman ay pinaniniwalaang ito ay derived sa Old Visayan word na Bilir na isang parte ng bangka. Which makes sense dahil ang isla ay naging shipyard ng mga barko noong kasagsagan ng Manila-Acapulco galleon trade. Noon namang 18th century ay halos maabandon na ang isla dahil sa ilang dekadang pagsugod at paninira ng mga Moro. Sinunog daw nito ang mga bahayan di lang sa Biliran Island pati maging ang isla lang Maripipi. Natapos ang mga Moro raids noong sumunod na siglo at dito na naitatag ang iba pang mga bayan. At although Leyte ang nasa spotlight pagdating sa usapan ng pagtatapos ng World War II, eh di rin naman dapat baliwalain ang kontribusyon ng Biliran Province dahil may mga pwersa din silang binigay para sa The Battle of Leyte Gulf. Biliranon ang tawag sa mga naninirahan sa probinsya. 2 ang main dialects nila, ang Waray-Waray at ang Cebuano. At may mga maliliit na grupo din ng Manobo at Mamanwa sa mga kabundukan ng Almeria. Ilan sa mga kilalang Biliranons ay sina Gretchen Espina na first winner ng singing competition na Pinoy Idol. Actually, nanggaling siya sa prominenteng political clan ng Biliran. Pangalawa ay ang boksingerong si Seferino Garcia, na record holder bilang Pilipinong may pinakamaraming professional win record. Sa total na 164 niyang laban, ay 120 ang naipanalo niya. Napabilang din siya sa World Boxing Hall of Fame noong 1989, 8 taon matapos siyang yumao. At si Skelly Ivy Florida, na pambato ng probinsya noong 2020 Miss Universe Philippines. At tinuguriang ding Black Barbie of Biliran. Ang Hundiaka Festival ang idinadaos tuwing anniversary ng provinsyon ng Biliran. Ibig sabihin ng Hundiaka ay kasiyahan o pagkagalak. Pinagdidiwang ito tuwing Mayo. Tuwing Oktubre naman ay nagaganap ang Bagasumbol Festival sa Naval.
bilang pagdiriwang ng pagkasilang ng Kristyanismo sa bayan. Palay at nyog ang pangunahing tanim ng probinsya. At syempre kung may nyog, may kopra na isa ring major source of income ng biliran. Iba pang tanim dito ay mga gulay tulad ng talong, carrots at pechay. At mga prutas tulad ng mangga, langka at guava. Since island province nga ang biliran, ay malaking industriya din dito ang pangingisda. Tinatawag na brackish water ang tubig na pumapalibot sa mga pangpang ng lalawigan. Ang brackish water ay tubig na tama lang, hindi maalat, hindi matabang. Ang mga kadalasang nahuhuli dito ay subpo, hipon at bangus. Sa mga pagkain naman, di mawawala kapag usapang biliran ang mga native chicken dishes tulad ng tinola at hinatukan o ginataang manok. At sikat din ang mga kakanin dito tulad ng version nila ng suman na tinatawag na tinambiran na pinaghalong white at brown na malagkit. At ang special binagol naman ng mga taga Maripipi na gawa sa gabi at niluluto sa baon ng nyog. Huwag maliitin ang biliran pagdating sa mga natural at man-made wonders. Since volcanic island nga ang probinsya, ay marami ditong mga volcanic chains at mountain ranges na sumisikat ngayon sa mga mountaineers at hikers. Sa bandang hilaga, matatagpuan ang Mount Panamao sa bayan ng Kawayan na nag-erupt noong 1669. At sa timog naman, nandiyan ang Mount Suwiro sa may Caibiran na noong 1939 na itala ang pinakahuling pagsabog. Hitik din sa mga talon ang lalawigan. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan tulad na lang ng Ulan-Ulan Falls, Kasiyawan Falls ng Kabukgayan na pinakamataas sa biliran, at ang Tinago Falls na sa pangalan pa lang ay talagang worth it ang paghahanap. White Sand Beaches baka mo, di rin papahuli ang biliran dyan sa kanilang Dalutan Island na parte ng Almeria, Higatangan Sandbar na parte naman ng Naval, at ang Sambawan Island na sakop ng Maripipi. At sa mga kuweba naman, nandyan ang Akaban Cave ng Kulaba at ang Tingkasan Bat Cave ng Kawayan. Sa mga man-made wonders, ay meron ditong sandamakmak na rice terraces sa may Iusan, Sampao at Liko. Naging heritage site na rin ng biliran ang Nasunugan Watchtower na itinayo noon bilang pangdepensa sa mga Moro Raids. At hindi coincidence ang pangalan dahil literal na sinunog ito noon ng mga Moro. At bilang Katolisismo, ang majority ng populasyon ay di rin mawawala ang mga simbahan at religious sites tulad ng St. James the Apostle Church at ang Shrine of the Holy Trinity sa May Naval. Magmula noon hanggang ngayon ay nananatiling low-key ang biliran. Pero pag naisipan mo na mong bumisita, e tingin kong lagpas-lagpas pa sa sulit ang binayad mo. Kaya kahit pumutok ang bulkan at sunugin ang mga dayuhan, the humble biliran is here to stay. Now you know biliran. Susunod, Bohol.